Hi everyone, it's me Gali. Welcome back to my channel. Today, I will be talking about this product. This is the Sun Glow Tinted Sunscreen by Fresh in the shade medium. Just in case you didn't know, mga kapatid, Sun Glow is a new brand by influencers Miss Ray Hermar and Miss May Layog in collaboration with Fresh. So ganito po yung itsura ng packaging. Ayan, klaro ba? Binabaan ko yung ISO guys para mas makita nyo ng maigi yung itsura ng packaging kasi napakaganda talaga ng packaging. Ayan. Tapos, ganito naman yung itsura ng actual component. It comes in an easy pump with mess-free tube. So, babasahin ko ngayon yung mga important informations na nakalagay dito. So, itong tinted sunscreen na to ay broad spectrum na sunscreen. This is with SPF 50 PA++++. Tapos, nakalagay din dito na this is for all skin types. Yung kinuha kong shade is medium. This is made in Korea. Tapos, meron tong 50 ml content amount. Tapos yung key ingredients nakalagay dito sa likod. Itong product na to, meron po itong 3 key ingredients. Centella Asiatica, sunflower oil, and niacinamide. Tapos dito sa baba, nakasulat yung ingredients list. Ayan, medyo mahaba-haba siya. Don't worry guys na, for example, natapon nyo tong box kasi yung mga kailangan nyo na informations ay nakaprint dito sa actual component. Tapos yung expiration date ay andito sa pinaka-baba. Ayan o. Ang presyo naman nito sa Watson, guys, is 429 pesos. Pero, nabili ko po siya na nakasale. So, ang binayaran ko na lang ay 344 pesos. So, nakasave ako ng 85 pesos. Diba? Nakaka-happy. Tapos na ako mag-skincare. And currently, ganito po yung itsura ng mukha ko. Ayan, hindi po tayo flawless ngayon. Marami pa akong acne scar sa noo and sa cheeks. So, bago ang lahat, mag-alcohol muna tayo para iwas virus. Char! So, na-wear test ko na po itong product na to, ng tatlong araw na magkasunod. With or without primer, okay siya. Pero, for example, if you have textured skin, mas makakatulong talaga kung gagamitan mo ng primer para mas flawless tignan yung tinted sunscreen. Tapos, mas tumatagal din yung tinted sunscreen ng more than 12 hours mahigit. Regular activity na, mga kapatid, ha, kung merong primer. Ang gagawin ko ngayon, itong right side ng mukha ko, lalagyan ko ng primer. Tapos, yung kabilang side naman ay hindi. Para makarelate kayo sa mga pinagsasabi ko. So, ayan. Sa pag-a-apply naman ito, masadadalian akong gamitan siya ng brush para spread siya. Tapos, after ko siyang i-blend, pinapasadahan ko siya ng dump sponge para mawala yung mga streaks ng bristles ng brush para mas flawless siyang tignan. Seamless, ganyan. So, ginaganyan ko lang siya. Ito yung meron, ito naman yung wala. So, ganito yung itsura ng tinted sunscreen sa akin. Bale, yung one pump kanina, inubos ko siya sa buong right side ng face ko. As you can see, yung mga scars ko dito sa pisngi and sa noo, visible pa rin siya. Yung one pump, hindi enough na makakover ng mga peklat ko sa mukha. Ayan, no? Pero, for example, if you have flawless skin, a little bit goes a long way lang siguro talaga. Pero in my case, ayan, struggle is real talaga sa pag-blend and sa pagpapak ng tinted sunscreen. Pero depende yan sa preference yung mga kapatid, ha? Ako kasi, kapag gumagamit ako ng tinted sunscreen, since na-tinted siya, ginagawa ko talaga siyang parang pakak talaga na, alam mo yung, as much as possible, gusto ko siyang i-full. Ganun ko siya ginagamit. So ngayon, pangalawang layer na to, nag-pump naman ako ulit. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya kapag naka 2 pumps ka. So, wait lang ha. Ganito yung itsura ng 2 layers sa akin. Kita nyo ba? As you can see, hindi na masyadong nagpipick through yung mga peklat ko sa cheeks and sa noo. Bale, hindi ko pa rin nilagyan yung kabilang side para kita nyo yung difference. Ito yung meron, ito yung wala. Though na naka 2 layers ako, magaan pa rin siya sa pakiramdam. Hindi siya yung parang nagpack ka ng, ano, ng foundation. Hindi siya ganun. It's still lightweight. Yung coverage niya, sheer to medium. Nasubukan ko, mga kapatid, ha, na 3 pumps each side, pwede siyang maging full. Ang con lang niya, bale, nagki-cake siya kapag ganun na siya karami. In addition, meron po itong yellow undertone. Bagay na bagay sa mga Pinay skin tone.
pero medyo nag-o-oxidize siya ng very, very light. Hindi naman yung nag-gray siya ng todo, mga kapatid. Konting-konti lang talaga, yun yung napansin ko. Tapos, yung finish naman nito ay satin finish. Mazinumin ko pa kayo, mga kapatid, para mas makita niyo talaga ng malapitan kung ano yung itsura ng two palms each side. So, ganito po yung itsura niya. Hindi klaro sa camera yung tricks ng brush, pero after ko siyang spread sa mukha ko, ang ginagawa ko, pinapasadahan ko siya ng damp sponge para seamless siyang tignan. Kasi after this one, I'm going to apply powder to set my face. Ito yung may powder, ito naman yung wala. It's up to you kung gusto mo siyang iset using a loose or pressed powder. Pero based on my observation, dahil mainit dito sa Pilipinas, at least iset mo siya para tumagal siya ng 8 hours utang na loob. Kasi napakainit talaga dito sa atin, mga kapatid. Kapag ginagamit ko to, ibang sunscreen ang ginagamit ko for my neck and for my ears. Itong Biore na water essence na tinted sunscreen. Kasi ayoko yung thought na dumidikit siya sa damit. So, ito yung ginagamit ko dito and dito. Kasi hindi talaga maiwasan na mapaganon ka. Of course, magmaman siya yung damit. Eh, most of the time pa naman, ang lagi kong suot ay kulay white. So, pahirapan sa paglalagay, mga kapatid. Hi, mga kapatid! I'm back! Tinapos ko off-cam yung makeup ko para hindi masyadong mahaba yung video natin ngayon. Since na ang star naman talaga ng video natin ngayon ay itong si Sunglow Tinted Sunscreen. Napaka-basic lang ng ginawa kong look. Ayan, nagkilay lang ako, mascara, blush on, water gel tint, tapos nag-bronzer ako. So, andito ngayon si Bash. 2 hours later. Going back to our main topic, overall, I really love this product. I highly recommend the Sunglow Tinted Sunscreen by Fresh. Congratulations, Miss Ray Hermar and Miss May Layog. Kasi gumawa talaga kayo ng, alam yung kapag binili mo to, hindi mo talaga pagsisisihan yung binayad mo. As in, super duper sulit. Sabi ko nga kanina, sa dinami-daming tinted sunscreen na nasubukan ko, ito talaga yung nagmumura sa coverage. Alam mo yung level ng coverage niya, parang pumapantay sa foundation. So, for example, if you have blemishes and ayaw mo namang gumamit ng foundation, kasi nga mabigat sa pakiram, di ba halos naman talaga ng foundation ay medyo may kabigatan talaga, hindi masyado ganun ka-lightweight. Tapos, for example, ayaw mo ding mag-concealer kasi hindi ka sanay, itong tinted sunscreen na to ay okay na okay talaga siya sa inyo, di ba? Kung makatag-promote, kasi super nagustuhan ko talaga siya. And mas healthy itong gamitin everyday since na this product is a skincare product, secondary na lang yung makeup thing niya. Napaka-perfect sa mga Zoom meetings, kunwari nag-online classes kayo, pwede ito sa mga teenagers, or kung for example, gusto mo lang umaura sa bahay, pwedeng-pwede itong mga sis. Pwede din itong gamitin ng mga pregnant and lactating moms. I hope this product review will help your purchase decision. Kung bibili ba kayo ng Sunglow Tinted Sunscreen by Fresh in collaboration with Miss Ray Hermar and Miss May Layog. Again, congratulations sa inyong dalawa. Idol po kayo. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please give this a thumbs up. Comment your thoughts. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. You can also follow me on my social media accounts, Facebook page, and Instagram, all at Gali Gascon. Thank you so much for watching. Bye! Mas marami yung